Yo guys, what's up? Welcome back to Kuya Jay's TV. Today, pupunta na naman tayo sa isang breeder sa Makati. Okay, para ituloy ang ating bird hunting serie, episode 9. Episode 9, ibig sabihin, malapit na tayo matapos. At the same time, malapit na din po maubos yung ating pondo. Pero okay lang, enjoy naman tayo. At bago natin ituloy ito, syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Hit mo na din yung notification bell para pag may bago tayong video, unang-una kang makakanood. At ako po ay lubos na nakikiusap sa inyo, kayo pong mga nanonood na valid viewers natin. Hanggat maaari po, huwag po tayong mag-skip ng ads. Yan, para suporta po ito sa mga content creator. Hindi lang po sa akin, kahit sa lahat po ng pinapanood ninyo. Okay lang po kung yung mga 3 minutes, skip nyo, walang problema. Pero kung gusto nyo po, mas maganda po yun. Pero kung skip nyo po yung mga 3 minutes na ads, okay lang po yun. Pero yung mga mabibilis lang naman, pagbigyan nyo na po kami. Malaking tulong na po ito sa mga ginagawa po naming video para pasiyahin po kayo. At bigyan din syempre ng konting sharing doon sa mga natututunan natin, doon sa mga pinupuntahan natin at nakakausap natin. At base na rin sa mga experiences natin. Pupunta tayo ngayon sa Makati. Isang newbie na big time breeder ng Makati. Kasi dati kasama to, nakakalaban ko to sa mga flower horn shows. Nagkakatapat-tapat kami niyan. And ngayon, nag-shift siya ng hobby, napunta siya ng ibon. At kukuha tayo sa kanya ng materials na ating gagamitin sa ating mga project dito sa ating aviary. Okay, so samahan nyo kami. Mag-aayos lang kami, prepare lang kami ng mga dadalhin. Tapos, rekta na tayo doon para silipin yung kanyang mga project at yung kanyang mini aviary. Okay? See you later.
So, andito na tayo sa aviary ni Sir Genesis Florido. Magandang araw mga boss. Welcome po sa Munting Ibunan. Yan. So, ito yung mga papakita natin sa inyo yung mga alaga ni Sir bago tayo. Ano. Kasi, actually, kapian ko siya. May nakuha tayo sa kanyang ibon at may pinareserve tayo. At gagamitin natin itong materyales sa mga project na gagawin natin. Ayan, so... Pero before po doon, magkaano na talaga kami nila sir sa flower farm industry before tama. Sa pangingisda? Nagkakasalubong kami sa mga show nito, sa mga ano, sa mga mold. Diba, sir? Sa mga... Ngayon, ibon naman tayo. Ibon naman, Ibon. So, yung mga nagpa-flower farm dyan, baka gusto niya na rin. Lapit lang kayo kay Sir Genesis. Madami siyang pababa ngayon. Okay lang sir, pakita mo sa amin yung mga project mo sir. Para, yung mga pangmalakasan mo. Hindi naman sir pangmalakasan. Ito si sir, ano pala, just to give you an idea, last year lang. Tama no sir? Last year sir, August. August last year. So sir, happy anniversary pala. August. One year na ngayon, no? Sir, sa ano namin, sir, sa magbuwa 1 year ko na pag-ibon, may mga naging pababa naman na rin ako, sir. Ito, yung mga pababa ni sir. Tapos yung mga nasa taas. At the same time, sir, may mga kumukuha na rin naman, ano? Ayan. So, sir, ano yung mga pangmalakasan mo papakita sa amin dito? Project po dito sa aming Muntinibunan ay mga Dan Follow po and Fail Follow. Oo, oh, Dan Follow. Ito po ang mga parisan natin ng mga Dan. Total po niyan ay 10 pares na split post and post post na Dan. Dan Follow. Oh, 10 pares agad, sir, ha? Matindi to, matindi. 10 pares agad. Then, napagbigyan lang din po tayo ng mga boss natin. Napigyan lang din no, ng so, mga pamares. Ito yung mga nakuha na mo, sir, no? Ito, Badilla Avery. May Badilla siya dito, oh. Sir, ito, nagbigay na sa atin to, sir, ng visual. Uy. Ang pares natin, sir, before ay possible. Ngayon, split na siya. Sir, split na siya kasi nagbigay lang ng visual. So dati possible, ngayon sure split na. Split expose siya sir. Ngayon, split na siya. Sure split na kasi nagbigay na ng visual. So nakailang clutch na sa iyan sir, yung Badilla Avery? Yes sir, meron na tayong mga clutch. Tapos ano na rin natin yung mga visual. Sila yung nagbubuhay niya sir? O pinapaposter mo? Dito sir, sa kabila, ito sir yung mga pamoster. Lahat, halos lahat ito sir, pamoster? Lahat sir yan, pamoster. Lahat talaga, hindi lahat, halos. Sir, kasi sir, sa isang turo sa akin sir ng mga boss natin, sa isang high mutation, dapat 3 to 5 pamares na po sir. So sa isang high mute, dapat meron ng 3 to 5 na poster parents. Okay. Eh dito sir, hindi naman ganun kalaki, kaya medyo limited. Oo. So, eto, basta dito lahat yung mga project mo, sir. Ayan. Sir, project mo, sir. So, yan, mga dan yan. So, galing kay Kuya Mike Pino. Ay, Sir Michael, oh, na-interview din natin yan. Kay Boss Rian, kay Boss Badilla, kay Boss Archer, kay Tuan, kay 3A1. Ayan. Yung mga... Pares. So yung mga nabanggit ni sir, baka naman po, pwede rin po pabisita sa inyo after ng ECQ. Opo, yan po. Lahat po ng nagbigay sa atin dito ng mga pares, mababay po lahat yan. Yan. Shoutout po sa inyo mga boss. Yun, shoutout mga bossing. Magdahin po sa inyo. Wala to dito. Ayan. So, ito, napunta na natin to si Sir Michael sa previous vlog natin. Oh, yan. 2 pares yung binigay ni Sir Michael sa akin before. Ano doon, mabait yun, Sir Mike. Ano pa ang binigay sa akin, pinasama pa yung nestbox dahil pares na. Oo, oh, okay. Mangingitlog na. Ano yung ano yun, post possible split o ganun? Split post at saka post. Ah, pero mga ano na, matured na. No? Matured na. Nang ano na sir, na actually wala na yung mga inakay na out na. Eh. Ah? Na-out yeah. Na. Bigay ng visual na opalangin. Visual opalangin. Basketball, dan palo. Na kasi second clutch pa lang sila. So wala na dito yung mga na-clutcher.
Wala na dito yun. Yeah. Wala na, sir. Naiwan na lang yung mga yang. Doon sa taas, sir. Yan. Yan na lang. Yung tatlo lang. Yung sa taas. Misty, opaline, possible dan. Saka blue opaline, possible dan. Yan na lang, sir, yung mga naiwan. So, medyo madami ka na rin palang napabuga sa isang taon, sir, no? Medyo, sir, medyo kasi, ano, sir, eh, yung mga binigay sa atin, sir, ng mga boss natin, ano eh, breeder na, matured na. So, kumbaga, yung pag-aantay ko, kahit na newbie lang or nagsisimula pa lang ako, man, sa loob ng isang taon, may mga naipababa na rin tayo. So, ibig sabihin ba nito, sir, eh, nagkaroon na tayo ng return of investment? Hindi pa sir, lahat. Hindi pa lahat. Kahit pa paano, sir, hindi na po tayo bumubunod sa sarili nating bulsa. Yun ang importante. Pagkain, vitamins, maintenance. Oo. Kasi yung mga pababa natin, sir, nakukuha naman. So, yun na yung ginagamit natin sa maintenance nila. Oo, tama. So, tama. Unlike before, sir, nung talaga nagsisimula, labas ka lang. Puro palabas. Simula sa paggawa ng injury, sa cages, sa net box, lahat. Ngayon, diba? Sir, kahit pa paano, may mga kumukuha sa atin. Ayun. Sa mga taga-Davao, Davao Group. Yan, oy, ayun. Yung malalakas ko muna. Shoutout mga taga-Davao, yan. Yeah. So, yung mga kumukuha sa atin. Nauunawaan kita, sir, kasi ako po ay kundi nakikita nyo naman sa mga vlog ko, puro palabas pala, puro pa bird hunting serie pa lang tayo, di ba? So, ito actually pang-siyam na to na bird hunting serie natin. And medyo masakit na, sir. Okay lang ba? Kung ano lang ha, kung okay lang sa'yo, malaman kung magkano yung nailabas mo, sir. Hindi ko na, sir, yun na kasi hindi ko na iniisip dahil ang iniisip ko lang, sir, yung enjoyment. Oo, yung mabigyan tayo ng pares ng mga boss natin, yan. Sa parami natin, and yung hobby natin, at the same time, kumbaga, to follow na lang yung yung income. Tama. Pero siyempre yung enjoyment habang na-breed tayo ang hobby. Yun, oo. Hindi naman dahil kaya tayo na ganyan ay pang-negosyo talaga. Tama. Kumbaga, anti-stress din. Kumbaga, si sir, gaya nga na sinabi namin kanina, magkasama kami, nagkikita kami sa mga flower horn show. So, talagang nasa hilig na rin yung pag-aalaga. Kaya lang, medyo nagkaroon ng change of hobby si sir. Napunta ng lovebirds, which is nag-enjoy naman siya. So, number one talaga dapat hobby. Hobby mo. From flower horn to African lovebird. Ano naman, ibo naman. Yan, yeah, no. From kaliskis papunta ng balahibo. Kaya yung parang ano natin doon, nakamit naman na natin kahit pa paano yung goal na makapag-present sa industriya ng flower horn. Sa mga flower horn show. Ayan, sa mga PAL show. Ayan, madami yan. Pa-participate naman tayo doon. Yan kasi yung ano eh, enjoyment din sa hobby eh. Yan, nagkakasalamuha tayo. Lalo na pag may show, yan. No, sana pagkatapos din ng ECQ yung mga ibon yan. Ito sir, di mo na inabot eh, no? Yung mga gatherings ng mga mag-iibon din, no? Madami rin to sir eh. Ah, hindi. No, sana ma. Sir, kasi ayun nga, tulad nung, alam mo naman sir, bago lang tayo. Oo. Last year lang tayo nagsimula. Tapos na ECQ pa, no? ECQ pa, no? Time na yun, yun, thankful tayo dun sa mga boss natin. Oo, na pinapunta tayo dun, no? Napagbigyan tayo ng mga linyada nila. Mm-hmm. Na ito yung pinaparami natin ngayon dito sa maliit na ibon nandito sa Makati. Yan. Maliit pero malaman. Yan lagi ang ano, importante. Di ba, aling maliit yung ibunan mo, pero yung laman mo, pang malakasan. Tingnan mo naman, ah. Pakita natin, ha. Ah. Oh, ito. Jericho, Arep King. Taga Bulacan to, sir, di ba? Si Sir Jericho. Marami na, sir, nabigay na inakayan. Yan. Dami, oh. 6 class na sa atin, sir, magmula nung kinuha. Ganon kabilis. Ito, sir. Sir, ito, usually ba, ilan buwan bago sila mag-clutch ulit? Usually, sir, pag may pa-monster ka, tinanggal mo. Siguro, sir, mga 2 to 3 weeks, pinakamatagal na ang isang buwan, magka-clutch ulit yan. Eh. Oo. Basta tinanggal mo siya, sir, ng 12 days. Oo. Sa akin, sir, ha, hindi ko lang, sir, alam doon sa iba, pero yung tinuturo sa akin ng mga boss na nag-guide sa akin. Oo. Sir, shoutout sa inyo, sa mga tumutulong sa akin. Yan. Wala na nagsisimula ako. Ayun. 12 days. 12 days. After 12 days,
bilang lang sir ng ilang linggo, mga 1 to 2 weeks. Minsan sir, wala pang 2 weeks. Lalabas na ulit dito. So, gano, kaya ganun din kabilis yung dumami, oh. 6 flats. Tapos, meron din dito. Ito to. Ito, Rian Birdhouse. Rian Birdhouse. Bio Ewing. Flip Opa. Possible Dan. Tapos, Power Blue Split Dan. Ayan. Dami, madami mga, actually, pang malakasan yung mga materials ni Sir Genesis dito. Eh, sir, gaya nung ano, gaya nung nagsisimula ka, ano naman yung mga babahagi mo na experience doon sa mga gusto magsimula mag-ibon? Sir, yung sa akin, sir, kung basta nag-i-enjoy ka lang sa ginagawa mo and masaya ka sa ginagawa mo, yun lang, sir, to follow na yun eh. Huwag kang mairinip na kung hindi pa nag-i-enlog yung breeder mo. Kasi darating ang time talaga, mag-i-itlog yan, sunod-sunod naman. Oo. Kaya lang, siyempre, huwag ka silip ng silip. Yun din yung turo sa atin ng mga nag-guide sa akin, sir. Ganun lang din. Oo. Kumbaga, huwag kang ma-excite masyado, ganun. Ano sir, lang? Okay lang na excited ka. Oo. Pero huwag mo silang bubulabugin na maya-maya mo sila binubuksan. Umaga, tanghali, gabi, bubuksan. Oo, sir. Every other day ang silip. Tapos, oo, pag may itlog na, huwag nang silip ng silip kasi may stress yung ibon. May times na pwede nilang ilubog yung itlog nila sa nesting material. Oo. Pwede nilang basagin. Kasi nabulabog. Oh, nabulabog sila. Pwede na rin hindi magtuloy yung pangitlog nila. Oo. Ayun, sir. Yun yung mga na-experience ko, sir. Saka hindi naman tayo kahit papano na nawawala dahil nga may mga tumutulong sa atin na, sa, na ano, naging kaibigan na rin natin sa pag-iipon. Pero sir, alabawa, yung ganun nga, sinasabi mo kanina, 12 days, di ba, bago mo tanggalin yung itlog. Tapos ipapaposter mo na. Dapat sir, halos kasabay, no? Oo. Ng foster parent. Oo. Pag hindi kasabay, masyado nang malayo yung edad, may times na hindi nalilimliman yan ng foster parent. Okay. Kailangan mga 3 days lang yung gap or 5 days. Kaya hindi naman sa ibig sabihin 12 days na hindi mo siya bubuka. Oo, silip-silip pa din. Pero hindi maya't maya. Oo. Kasi ngayong araw, sumilip ka. After 3 days, silipin mo ilan na yung itlog. Kasi ngayong araw, ang itlog siya, after one day, sa susunod na kinabukasan, mag-i-itlog ulit yan. Oo, yung pangalawa. Hindi naman siya sabay-sabay siya. Tama. So, para ma-monitor mo rin kung halimbawa ilan na ba itlog. O kaya baka binasag na itlog, di ba? Yan, so. Thank you, sir. Thank you sa pagpapabasa sa amin dito. And mamaya, ipapakita ko sa inyo yung kukunin natin kay Sir Genesis. Kaya dyan lang kayo, ha. Sir, baka may gusto ka pa i-shoutout, mga... Sir, shoutout sa inyo, mga boss amo ko. Mga tumulong sa akin, magmula noong last year na nagsimula ako hanggang ngayon, sir, na tumutulong pa rin. And ayun na nga, nakabalik na tayo dito sa ating pet store, sa Nix and Tep Pet Store. Punta po kayo, ito po ay sa Pasig, F. Legaspi, may bunga. At kami po ang magbibigay ng serbisyo sa inyo. So kababalik lang natin, galing tayo ng Makati para kunin yung materials. Okay. Nakakuha tayo ng dalawang ibon. Yung isa, yung ipapares natin dito sa... Opaline Pale Fallow na visual ni BRM Avery. Nakakuha tayo ngayon ng hen na ibabangga. Okay. Ito ay Par Blue Split Pale Fallow. Walang kargang opaline. Bakit? Sa next video ay papaliwanag ko sa inyo
bakit nga ba natin na pag-isipan o nagkamak tayo sa mga projects na ito? Kung bakit natin ito pinili? Okay, sa next video po, tatalakayin natin yun. At ang isa pa nakuha natin kay Genesis is, ito, Blue Opaline Cock. Ayan, so ito yung isang nakuha natin sa kanya. Ito yung para project natin sa Opaline lang. Purong Opaline, walang mga karga, puro Opaline lang talaga siya. Okay, so, lagyan na natin tong Opaline dito. Tapos, yung ipapares natin dito sa susunod na video, kukunin natin to sa sneak peek lang dun sa isang admin naman ng Pasigueños Bird Breeder. Okay, so, abangan nyo yun. For now, ito, kunin natin to. Aliko. So, ito yung Blue Opaline. 7 months. Matured na. Matured na ito. Ayan din dito. So, maganda-ganda yung mga nakuha natin sa kanya. Puro matured na. Mapapakinabangan na natin ilang buwan lang. And lastly, balikin ito. May nakuha din tayong double cage. Doon muna natin ilalagay pag paparisin natin sila. Ito ang gagawin natin ngayon. Ilalabas ko ngayon yung blue opaline dito. Tail follow. Ito. Labas natin to. Kasi gusto kong magkakilala sila. Sana medyo hindi hard to get itong hen na to. At magkasundo agad sila. Para sa ganun, everybody happy. Kasi yung cock, 3 months pa lang to magpo-4. So medyo challenging in a way. Pero tingnan natin kung anong kalabasan. Bakit ka na? So, yan yung ating bagong parisan sa Kuya Jay's Aviary. Isang popa pail na cock, tapos split pail na hen. So, ito, ilalagay lang muna natin sila dito mga ilang oras para magkakilala sila. Tapos, kung sakali na mag-aaway pa rin, ilalagay muna natin sa double cage na may divider para doon sila magkakakilala. Walang nest box, pero double cage lang na may divider. Doon muna sila hanggat hindi sila nagkakasundo. So, yun lang. Again, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Hit mo na din yung notification bell para pag may bago tayong video, updated ka. So, again, maraming salamat sa inyong lahat. God bless.